Itanong mo kay JRB. Isang magandang araw mga kasabong, muli po magsama-sama tayo dito sa ating segment na itanong mo kay JRB. At ngayon po mga kasama, meron na naman tayong isang bagong topic na sigurado na kapupulutan na naman natin ng isang bagong idea, knowledge at syempre kaalaman. Pero bago lahat yan, kung ikaw ay bago sa aking page, huwag kalimutan ng i-like, subscribe at the same time i-hit nyo po ang notification bell para kayo laging updated kung ako ay laging magpo-post sa aking page dito sa YouTube channel. And then itong aking mga YouTube videos ay dinadownload ko rin at pinopost ko sa ating FB page na JRB Mr. Natural at doon sa itanong mo kay JRB. Alam niyo mga kasama, naisipan natin na tawag ito, mag-live na mag-present ng video o mag-download ng isang video patungkol doon sa ano ba ang pinagkaiba ng mutation sa infusement. At ano ang kahalagahan ng baseline pagdating sa breeding? Kasi meron akong nabasang isang topic na talagang kaaya-aya. Meron kasi ho dito na nagsasabi na meron siyang isang table chicken, no, na line na kanya pong na-develop daw into a fighting rooster, no, and a fighting game bird. But suddenly, ini-insist niya, no, na mutation yung ginawa niya doon sa kanyang sabi na nating white leghorn. So, hindi na tayo magdadrop ng mga names, but isang magandang topic hukas ito. Medyo confusing kasi yung kanyang claims of mutations, no? So, maraming words kasi na lumabas doon sa trivia na yon o doon sa isang question and answer na post, no? Sa isang kilalang page din dito, saka group dito sa Facebook, no? Na patungkol din sa mga pagmamanukan. Ngayon, sumagot tayo doon ng onte, no? At medyo kasi talagang very confused ako doon na isa siyang diehard breeder, no? Na hindi ko alam kung saang lugar, but yun nga, pinipilit niya kasi sa kanyang komento na siya ay nagmutate ng isang uri ng bloodline ng manok na which is table food, no, na chicken, na bloodline ng chicken. Nagawa niya into a great fighting rooster at kiniklaims niya na may panalo na rin, although we respect that one. So malay mo, talagang na-enhance niya, no? Pero in the word kasi na mutation, maraming explanation at napakahaba po niyan. Tayo naman po bilang isang breeder, through experience, research, trial and error, ang sinishare ko lang po sa inyo is yung aking mga kaalaman din, no? Siguro since 2005 to 2020 na ngayon, it's almost 1.5 decade, decades na yung pinuntahan ho ng aking experience. Siguro may karapatan naman ho tayo na magbahagi rin siguro ng ating mga kaalaman, pero hindi ko sinasabing tama, no? Pwede niyo akong i-correct, just comment below and then pagnilay-nilayan natin. Ngayon, palalimin ho natin ang usapan na to. Isa-isahin ho natin. Okay. Sir, para po doon sa breeder na nagki-claim na 'yon, all of respect I will give to you, sir, no. Kung 'yan po yung inyong pananaw at 'yan yung develop mo at pinanindigan na ho 'yan, I give you all my respect. But mas maganda po sana na mailugar natin at maitama. Kasi lahat po ng method in breeding is true scientific method. Lahat po 'yan ay may scientific explanation, no? Kasi hindi naman natin magagawa ang isang linyada o isang outcome o produkto ng breeding, no? Hindi natin mapapalabas 'yan nang wala tayong basis, no? Lahat po kasi 'yan ay pinag-aralan ng mga genetic engineer para ho mapalabas yung mga gantong mutate. At pinakamaganda po sa lahat diyan is nagkaroon tayo ng mga passive outcome. Pasensya na ho kayo, medyo magulo ho rito. Nandito ho ako sa salas ko ngayon. So, kaya kung ano man po yung inconnections dito, no, sasabihin natin at papaliwanag natin. True scientific explanation and methods. Ang mutation po kasi, no, na tinatawag, ang pag-mutate, ito is yung pagko-compose o pagko-combine ng different hormones
genes para ho magkaroon tayo ng isang panibagong outcome, no? So wala hong pinag-iwan yan doon sa Liger ng dinevelop ng US, no? It's a genes of Liger, it's a genes and hormones of the tiger. Genetic engineering nila, in-extraction nila, ginawa nila ng eksperimento para mag-unite yung dalawang genes, and the outcome it is lumabas yung Liger, no? It's a combination of lion and tiger, no? So lumabas siya. So nagkaroon ng Liger, na which is hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa nila. Pero bago nila na-develop ang Liger na yan, dumaan sa napakalalim na proseso at napakahabang proseso. So that is yun yung mutate, no? Pag-mutate o pag-evolve. Pero may mga natural mutation na ho tayo na nag-evolve dito sa atin, which is yan ay nakikita sa viruses and bacteria. Nag-mutate sila, tumataas o nag-evolve sila ng kusa. That is what you call mutation, no? Kagaya ho ng tinatawag natin na dengue virus. Dati ang dengue, ganto lang siya kahina, no? Then nag-mutate siya dahil doon sa exposure ng mga chemicals at gamot, no, na na-conquer nila. Kumbaga, nagkaroon sila ng resistance sa antibiotic na binigay, nalagpasan nila. Dahil doon sa antibiotic na yon, nagkaroon sila ng kakayahan na mag-evolve o mag-mutate pa sa mas mataas na level. That is what you call mutation. Nagpapataas tayo ng level, no? Hindi lang sa physical, hindi lang sa anyo, hindi lang sa katangian, bagkus may bagong produkto na lalabas, no? Ibig sabihin, makabago. Walang pinag-iwan po yan sa ballpen. Ito, halimbawa, may asul ka at itim. Kunin mo ang tinta nito, i-mutate natin para maglabas tayo ng panibagong outcome. Paghaluin ho natin ang tinta na to at i-tubing rin natin na gaya ng ballpen. Sigurado ako, pag pinaghalo mo ang itim at blue, maglalabas ito ng kakaibang kulay. So yun yung pag-mutate, pag-evolve, pagpapataas o pagpapalabas ng bagong produkto. So yan, sir, yung explanation beyond mutations. Kaya, sir, huwag ka maging confused doon sa mga explanation mo. Kasi maraming malalim ang ibig sabihin ng pagbibreeding. It's just a wrong wording, a wrong knowledge, is medyo maraming maliligaw, no? Ang mutation, in the word mutate, in the word na mutation, yung mutate, no? Which is evolve, no? Pagpapataas, paglalabas, o pagpuproduce ng bago. Yan po ang mutation. Yung ginagawa niyo ho, sir, is development po yan ng isang linyada. Halimbawa, sabihin na natin yung white leghorn mo, sir, inimpyusan mo ng linyadang ito. Siyempre, mapapataas natin yung karakteristik niya, mababawasan yung pagka-white leghorn niya, it's have a chances of 50-50 adaptation, ganun din sa pag-impuse mo. But it's same, no? Same. Pinaka-importante kasi yung base bloodline. In revolution, no? Throughout revolution, pwede nating dandahaning alisin, no? Yung dugo ng white leghorn sa ginagawa natin. But kung i-insist mo, yung white leghorn, nagpasok ka lang ng linyadang ito, is mutation na ang tawag mo, paano ho magiging mutate? Kung parehas ho sila ng tinatawag na genetic structure. Parehas manok ho yan, eh. Di ibig sabihin pala, kung mutation ang yung topic natin ngayon, pwede pala ako magpasok ng genes, no, ng agila, ng manok, plus loro. Para nang sa ganon, makakapagpalabas ako ng matayog lumipad na manok, malakas at marunong lumaro, at nakakapagsalita at marunong mag-isip. Na-mutate ko sila in one. Pero ang tanong, sa mutation na yan, pwede ba basta-basta yung similya ng agila ipasok mo sa manok, ganun din ang loro ipasok mo doon, i-combine mo, yan ba'y magkakaroon ng adaptations? Hindi po. Kaya lang ho tayo nakakapaglabas, no, nakakapag-mutate ng isang bagay is dumadaan to sa scientific engineering ng mga genetic engineer. May tinatanggal sila o may pinoformulate sila na para yung hormones na nandito ay mag-adapt dito at masakop din to at mabuo ng isang buo, ika nga. So yun yung mutation. So pag mutate, walang pinag-iwan po yan dun sa pelikula o palabas na pang bata yung Teenage Mutant Ninja Turtle. Kaya nga ho sila tinawag na mutant because of mutation, yung pagong natapunan ng chemical, naging nag-evolve, naging parang tao sila o naging anuman sila at nakapag-isip, nakapagsalita, nakapaglakad, yun po yung means ng mutations, no? Nang dahil sa isang chemical o nang dahil sa isang bagay
na dinevelop para ipasok sa kanila. Pwede rin ang mutations through genes. Genes na to, genes ng iba na to, ginawang ipinasok sa tinatawag na genetic engineering. Nag-formulate sila ng pang-additives para magkaroon sila ng adaptation sa isa't isa at mag-bind. So, yan ang mutation. So, ang infusement naman, this is always na naririnig natin, no? Sa industry ng breeding, sa GAMEFOWL, infusement ay pagpapasok ng linyada. Baka ito, sir, yung nais mong ipaliwanag sa lahat. Ang pag-infuse, no? Ang pag-infuse po kasi, kung may linyada ka na to, kagaya ng jungle fowl, no? Pasukan mo ng Texas fowl na paghaluin mo sila, mag-evolve sila, no? Magkakaroon sila ng outcome na which is hindi mutation ang nangyayari. Ang tawag dito is produce of crossbreeding o infusement. Bumababa yung karakteristik ng jungle fowl into 50%, pumapasok naman yung 50% ng Texas line, no? So, yun naman po yung pag-i-infuse. O kung gusto mo halimbawa ang isang table food na manok gaya ng white leghorn, no? Idealistic kasi yung white leghorn, talaga naglalaban po yan. Kaya lang, ang sakit ho niyan, hindi ho ganun kahusay lumaro at malam niya mamalo. At the same time, pag nasaktan yan, matulin pa sa alas 4 bumibitaw, no? Para lang yan ng mga nobya natin, no? Kapag nasaktan mo at madupok, mabilis bumitaw, no? Ganun po yan. So, kaya nga ang baka ang gusto niyang ipaliwanag is yung true infusement gawa ng crossbreeding. Ang infusement kasi, padaliin natin yung kanilang explanation. Infusement is part ng crossbreeding o isang tawag din ng isang tawag din sa breeding, no, para mapabilis, katas ng crossbreeding or infusement o yung pagde-develop ng isang tinatawag na hybrid outcome. But same sila na structure ng hormones, genes, and everything. Ibig sabihin, manok sa manok, ibon sa ibon, aso sa aso, kalabaw sa kalabaw, no? Ngayon, meron din siyang sinagot o kinoment sa akin na medyo talagang magulo, no? Nalabuan talaga ako. Pero ipaliwanag natin yung gusto niyang sabihin. Itatama ko lang yung kanyang sinasabi. May sinasabi kasi siya ron na possible daw na mangyari yon. Basta may binanggit siya kasi na suppressor of genes. But malayo ho kasi yung ibig sabihin, no? No? Malayo yung ibig sabihin, no? Ng paliwanag niya doon sa comment sa akin. Alam mo ba, sir, ang suppressor of genes, no? Papaliwanag ko sa inyo. Is a gene that suppress the phenotypic expression of another genes, no? So ine-express niya, dine-develop niya, sinosuppress niya yung genes na to na galing sa ibang genes. Bakit po? Kasi halimbawa ho, so in the word phenotypic, no? Phenotypic. Na-explain ko na ho ito sa laking, which is the phenotype and genotype. Phenotype is usually came from brood cock. Genes ng brood cock ipinasok sa hen. Nag-develop sila ng isang genes, no? The cross-matching genes. Ngayon, may panibagong genes na naman siya. Siyempre po, sinosuppress ng isang genes dyan o inilalabas ng isang genes dyan para mag-develop siya o maglabas siya ng karakteristik na nagmula dun sa genes ng brood cock. Kaya nga, other genes. Ipinasok mo rito, nag-evolve ng isang genes. Pero 50% of chances dyan is magbibilong, no? Sa phenotype. Pero yung suppressor ng genes kasi, tinutuko yan sa peno, no? Peno genes. Na which is adaptable doon sa nagpasok. Kasi galing nga sa kanya eh. Nagpasok. No? Adaptable yan. Sinusuppress niya. Pero hindi siya makahigit. Hanggang doon lang siya sa ratio of chances of 50% chances. That is the ratio. That is what that is the explanation behind suppressor of genes. At isa pa sa tao, pag may tinasabing suppressor ng genes, no, ito yung namamana, na i-inherit, ika nga, no, naimamana. Kagaya halimbawa, may lahi ka ng cancer, nag-suppress yung genes mong yun, sigurado magkakaroon ka rin ng cancer. Na-inherit mo yun, but the chances is 50-50. Pag nag-suppress ang genes, lalabas yung inheritance na problem ng family sides nyo. Ganun po yun, namamana.
may binanggit din po siya na word atavism, no? Sir, ang atavism for my explanation, no, is a chance of averting something ancient o ancestral. Sa Tagalog, yung tsansa na magbalik dun sa kaninunuan o maglabas galing dun sa ninuno. Sa breeding, sir, in terms atavism, no, yan po ay tumutukoy dun sa sinasabing throwback. Kung saan siya nagmula, through the years, lalabas po yun. At lalabas. Kagaya po nung mga crosses line na, na may mga halo na iba na naglock siya dyan, in the long run, magbabato po yan ng ancestral genes niya o ninuno niya. Lalabas po yan. Yan po ang the word atavism. Kaya kung sasabihin mo, in-evolve mo yung iyong white leghorn, no, that is not a mutation. That is infusement of genes. Okay? So, if you infusement of genes, in the easy way, that is crossbreeding. Katas ng crossbreed, no? Yun po yun. So, sana po, sir, wag po tayong maguluhan in terms ng pagbibreed, no? Kasi marami ho talagang terminology sa breeding. Pero itatama, dapat maitama ho natin yung ating claims. Kasi magkaiba ang mutation, magkaiba ang infusement. So, ganun po yun, sir. Ano ba, tatanong nyo sa akin, sir, anong kinalaman naman ng topic ng baseline dyan sa pinapaliwanag ninyo po? Okay. Sa mutation, baseline, wala nang ano yan eh, wala nang deal yan, no? Sa mutation. Kasi ang mutation po, yan yung pag-aaral, yung pagpapasok mo ng mga iba't ibang genes eh. Para kang gumawa ng iba't ibang karakteristik, parang sa Spider-Man, no? Si, tawag ito, si Lizard, no? Yung kalaban ni Spider-Man. So, may ginawa siyang formula to mutate human body dun sa mga putol, no? Kumuha siya ng genes sa butike. Siyempre, yung speed niya, kumuha siya sa ibang hayop na ganun, pinagsama-sama, nag-evolve, gumawa siya ng formula, then pinasok niya sa sarili niya. Ngayon, nag-evolve siya. That is the way of mutation. Sa inbreeding naman, is producing ng hybrid, no? Ibig sabihin ng hybrid, another level, no? Pinataas lang natin ang level. True infusement, pagsasama, but same line, okay? So, ang kalagahan ng baseline, kasi sa ginawa ni sir, no? So, tanggalin na natin word mutation, no? Paliwanag ko lang, sir, yung white leghorn mo, inimpusan mo siya para mag-evolve, para mag-develop siya into hybrid. Pero parehas manok na genes ang ginamit natin. Ngayon, kung ipipilit natin, sir, no, na white leghorn ang gagamitin mong baseline, no, pinasukan mo ng linyadang to, papasukan mo ng iba, naghahati-hati lang po sila. Still, yung baseline niya nandoon. Pero kung halimbawa, white leghorn ang base mo at nagpasok ka naman ng ibang linyada at nagkaroon ka ng isang baseline. Halimbawa, ang gusto mong i-baseline ay sweater. So, halimbawa, white leghorn over hatch. Gusto mo mag-baseline ng sweater, pwede mo nang dandahaning patay niyan. Bakit? 50% ng sweater mo magwa 1.1 to. Gusto mo pang mawala to. Itong 1 na natitira, pasukan mo uli ng hatch. So magkakaroon ka naman ng bloodline na hatch na 3, no? 1 na sweater, 1/8 na white leghorn. Ganito yung pagpatay, no? Ngayon, gusto mo uli siyang immutate para matanggal yung white leghorn blood niya o genes niya. Pasukan mo uli ng sweater, magkakaroon ka naman ng 3 sweater, magkakaroon ka naman ng almost na 3/8 na dugo ng hatch, and then 1/16 na lang yung dugo ng white leghorn. Gusto mo na naman uli pataasin na naman yung bloodline niya, pasukan muli ng hatch uli. So from 3/8 na kanya, magkakaroon na siya ng halos 5/8 na linyada ng hatch, magkakaroon naman siya ng 3/8 na linyada ng sweater, then magkakaroon naman siya ng 1/16 na lang. So, ganun po. Balik-balik ka lang kung papatayin mo. That is the importance of baseline. Para alam mo kung ano yung papataasin mo at saan ka magme-maintain ang bloodline. Parang sa amin ho, sa farm. Halimbawa ho, ako ang gusto kong base bloodline, naglalaro ho yan sa apat, no? So, yung apat kong yan, base bloodline ko is Boston, no? Boston, yan yung Kelso, nandyan yung hatch ko, nandyan yung sweater ko. Base bloodline ko yan. Para yan pang infuse ko kung sakali kung gumagawa ng mga battle cross. Pero ang pinaka base bloodline on my farm is yung aking mga na-develop na. So, sineset aside ko yon. Kasi yon talaga base bloodline ko.
So, pwede ko sila laban ng pure, pwede, sinasabi nilang pure o straight, pwede ko silang by crosses. Pero kung pang crosses talaga, nagbe-base bloodline ako doon sa apat na battles, battle line ko. Which is the Kelso, the sweater, no, yung hatches ko, and then yung sweater line ko. So, doon ako nagpapasok. Ginagawa ko silang base, papasukan ko ng ganito, papasukan ko ng ganito, papasukan ko ng ganito. Kung maglalabas ako ng matter of hybrid fowl, no? Pasensya na kayo mga kasama, medyo talagang magulo dito sa area ko. Medyo nandito kasi yung buong family natin, no? Kaya medyo magulo. So sana wag tayo huron magkaroon ng confusement. I-claims natin in a right terminology ang isang bagay. Hindi po ako nagmamarunong. Kung ako may mali po, kindly comment lang ho dito at willing akong i-adapt kung ano man ho yun at pag-aralan ko. But in my tawag dito, but in my research, no, kahit ulitin ko yung research ngayon, bumibigay si Google eh, kung paano na-mutate si white leghorn. Walang maisagot si Google. And then ganun din kung paano nagkaroon ng pati si Tisaurus, no, hinanapan ko ng explanation, but same explanation rin ang binigay ko sa inyo. So wala siyang genetic pattern o tinatawag na breeding pattern ang mutation, kasi mutate yan. Pero ang infusement, crossbreeding, meron yan. Kaya sir, kung sinasabi mo sa inyo na na-mutate mo si white leghorn into a battle game bird, siguro masasabi ko, saludo ko sa iyo kapag nagawa mo yon. Pero sir, maraming bagay ka dyan na pwede, dapat mong isipin. Unang-una, syempre, sa traits. Kaya marami kang pwedeng tanggalin kung gusto mong mag-evolve ka ng inyong panglaban o magpataas ka ng antas ng inyong panglaban, no? Number one, syempre, bad traits. Kaya pumapasok po dyan yung sinasabing lacking genes, no? Kasi yun yung pag-aalis ng bad traits, no? Bukod sa paglalack genes, kailangan ho din natin dyan yung finest selection of breeding. So, dumadaan po yan doon. So, hindi yan basta-basta, sir, eh. Kasi ang pagbuo ng isang linyada na gusto mong ma-pattern, magko-combination ka ng linyada, no? Dahil iisipin mo in physical terms kung paano, no? Kung paano, kung ano yung gusto mong i-maintain, ano yung gusto mong i-develop. At syempre, through the process dyan, ma-analyze mo na kung ano yung mga bad traits na gusto mong alisin. So, sa ganong paraan po, kailangan ka, pag naka-evolve ka na o naka-develop ka na ng linyada ang gusto mo, saka mo ngayon idaan through locking. Unti-unti mong tatanggalin yung bad traits. Kaya ho, in deep inbreeding po yan. Pag at the end ho niya, nakadevelop ka na ng produce mo na lockout na yan, ngayon sa mga produce niya na bago ng locking mo, kahit saan mo siyang iba to, hindi na ho yan magre-revert. Kasi ho, tinanggal mo nga yung bad traits. Pero, in a long run, at nasobrahan ka na naman sa deep inbreeding, may babalik o may mamanahin na naman silang bad traits galing doon sa pinagmulan. Kaya hanggat maaari, huwag ka magdadirect ng balik, no? Pwede yung magkapatid sa ina, magkapatid sa ama, kaya always laging two sets ang gagawin mo para maiwasan yung sobrang deep inbreeding na naman. Kasi locking mo na to eh. Tapos ibabalik mo na naman dyan, no? Sa kanyang dugo. Halimbawa, anak, dinirekta mo na naman sa tatay. Dahil yung produce, dinirekta mo na naman sa lolo. No, through deep inbreeding, sabi ko nga sa inyo, may pinakita akong calculations niyan. Pag lumagpas ka doon sa rate ng percentage na yon, lahat naman ho ng sobra masama, di ba? So nagre-revert, nagkakaroon na naman sila ng minamana na bad traits. Magbabalik lang yung bad traits na tinanggal natin. So sana sir, mga kasabong, dito sa aking munting trivia na to at pagpapaliwanag na to, meron tayong nakuha o natutunan o napapulutan ng aral through mutation, infusement, mga pinagkaiba nila, at syempre kahalagahan ng base bloodline. At the same time, in the word atavism, no, nandiyan na rin nasabi ko, sana nalinawan tayo kung anong ibig sabihin yon in terms of breeding. It's reverting something ancient, no, yung pagbabalik ng mga pinagmulan, and then suppressor of genes. Ibig sabihin yung namamana na i-inherit natin at nagsosuppress, lumalabas ng biglaan. Yun po yun. Ngayon, kung pagpipilitan niya na yung suppressor of genes ang sinabi niya, di ibig sabihin may pagkakataon na mag-suppress yung genes ng white leghorn niya at bumalik lahat ng bad traits ng white leghorn. Kaya yun nga po yung sinasabi natin. It's better study natin yung bawat terminology. At the same time, bawat factor, at the same time, procedure. Kasi po malalim ang ibig sabihin
at yung malalim po ang usapin pagdating sa breeding. Yan po yung lagi naming sinasabi ho sa inyo, na kaya nga po may guidance tayo na ginagawa. Mga genetic engineer, mga experienced breeder, laglabas na sila ng mga graph, proven graph po yan na pwede nating sundin. Ngayon, yung wala pa talagang graph o made para sa ganyang procedure, mahirap ipaliwanag po yan. Lalo't kiniklaim na mutation, eh mahirap po yun. So, ang mutation po, pag i-evolve o pagpuproduce ng panibagong living organism, living things, that is mutate. Infusement is a part ng infusing another genes to similar genes na but different family, no? Yun po yung infusement. O mas better way to say in simply word, cross-mating to produce hybrid. So muli po mga kasama, nawa nakapulutan ng aral ang trivia na to dito sa JRB Game Farm. At sa susunod na meron tayong magagandang topic mga kasama, ay pipilitin ho natin sa inyo, no, na maghatid ng mga panibagong trivia kaalaman sa abot ng aking makakaya. Kaya mga kasama, huwag kayong magsasawang sumuporta dito sa aking YouTube channel, sa aking Facebook na JRB Mr. Natural, at itanong mo kay JRB. At of course mga kasama, anytime pwede nyo po akong i-message sa aking Facebook account na JR Buen Viaje, sa aking page, sa kahit anong page ko dyan, sumasagot po tayo sa abot ng ating mga kaya. Kaya muli po mga kasama, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo. At muli po, ito po ang inyong lingkod, si Mr. JRB, ang inyong Mr. Natural. Magandang araw po mga kasabong.